Yes, mga kanayon, once again po, Chris Luardo. Ayan, welcome po sa ating channel. So, ngayong araw na to, mga kanayon, ang gagawin po natin ay ang vegetable samosa. So, samahan niyo ko at sasabihin ko kung ano po ang mga kinakailangan nating mga sangkap. Unang-una po, kailangan natin ng garlic. Ayan. And kailangan din po natin ng patatas or potato. Kailangan din natin ng onion or sibuyas. Kailangan natin ng ito po, carrots. Ayan. Ito po, kailangan natin ng minced chicken. Optional po ito, kahit wala pong chicken, eh, okay lang po. Kasi vegetable nga. Pero, lagyan po natin. Pero, kahit ito lang pong gulay na ito, okay na po. Kasi yun po talaga ang kanyang sangkap. So, additional lang po itong minced chicken. Okay? Kakailangan din po natin ng samosa wrapper. Ayan. Ito po. Pahaba siya. Okay? So, kailangan din natin ng garam masala. Ayan. And then, kailangan din po natin ng pepper. Black pepper. So, yun. And then, ito po, yung lata. Nasa lata, green peas. Fresh green peas po, eh, okay lang. Kahit ano po, depende po sa inyo. So, yun po. Umpisa na po natin, mga kanayon, kung ang unang step na gagawin natin. So, okay.
samosa. So yan, uulit-ulitin lang po natin yan hanggang maubos natin ang ating wrapper. So yun, ganun lang po kasimple. So later, ipapakita ko po sa inyo kapag ipiprito na natin. Okay po. Mga kanayon, medyo marami-rami na ang ating naibalot. So siguro magpa-fry na tayo ngayon para makita nyo na ang katapusan. So yun, magpa-fry na tayo. Yan mga kanayon, pwede na nating ilagay ang ating samosa. Mainit na siguro to. Yan. Stick ang gamit ko pang barbecue kasi hindi po ako gumagamit dito ng mababaw na ano, na mababaw na kawali para hindi umiilansik, kasi pag mababaw mga kanayon, nag-iilansikan yung mantika, so masyadong messy. So at least ito mataas pressure cooker na din kasi ito. So ayan, gumagamit tayo ng stick para mas madali. Ayan, barbecue stick ito mga kanayon. Nga pala, itong samosa wrapper, mga kanayon, mabilis tong magpula. Ayan, oh, see? Hindi siya katulad nung ano. Kasi para siyang tinapay, eh. Para lang itong tinapay. Hindi siya katulad nung pambalot ng Shanghai, yung sa spring roll. Ayan. So, ganun lang kadali yan, mga kanayon. Palalagay lang natin, di ba? Pero pumula na siya agad. Kasi nga, ayan yung tunay na samosa wrapper. So, after nito, hanguin na natin sa pinggan. And then, lutuin na muna natin lahat. At later, ipapakita ko sa inyo ang katapusan. Okay? Tingnan natin kung pwede nang hanguin. So, ayan. Equal na ang kanilang ano, texture. Pwede na natin hanguin to. Yes, mga kanayon, once again, Chris Luardo. Ito na po tayo. Ayan, natapos na ang ating pinrito. Natapos na rin sa wakas. So, ayan, ganun lang po kadali gumawa ng samosa. Ayan. Tawag dito, ang dip natin, guys, optional din yan kung gusto nyo. Pero ito, nilagyan ko ng soy sauce at lemon. Ayan. Tama-tama yan. Pwede rin yan pang ulam, pang merienda. At kahit ano, basta masarap yan. So yun mga kanayon, hanggang dito na lang po siguro ang ating video. Maraming maraming salamat po ulit. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel mga kanayon, oras na para i-click nyo yung subscribe button para naman po updated kayo sa mga video nating bago. I-click nyo na din po yung notification bell. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.